Mga kabarangay, nasa huling bahagi na tayo ng usaping budget. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang pananagutan ng barangay sa mga kinikita nito. Importanteng malaman ito para malaman natin kung sapat, dapat, at tapat ba ang revenues na natatanggap ng ating barangay. Kung sa ganun ay mas mapaplano ang allotment ng budget at makakagawa pa tayo ng mga magagandang proyekto para sa mga mamamayan ng nasasakupang barangay. Sa bahagi ng accountability, hindi lang sa paggastos, kundi sa mga kita o revenue ng barangay. Simulan po natin yung basic, no? Yung IRA. Ano po ba yung IRA? Ang IRA po kasi ay 40%, no, ang share na nakukuha ng local government, ng munisipyo, bayan, no, barangay, mula sa buwis na nalilikom ng BIR kada taon. Now, 20% sa LGU share na ito ay para sa mga barangay. So 20%, ha, malaki po ang share na nakukuha ng barangay. So i-compute po natin. Halimbawa po ang munisipyo ninyo, ang bayan ninyo ay nakakatanggap ng 100 milyon. Although maliit po ito. Pagpalagay ng 100 milyon ang nakukuha niyang share sa IRA, no? Yung 20% nito o 20 million ang hahatiin para sa lahat ng mga barangay dun sa munisipyo. So 20% ng IRA allocation ng munisipyo o bayan ang hahatiin sa kanyang mga barangay. Ang tanong, paano ang hatian? So una po, lahat ng barangay na mayroong 100 ang populasyon ay bibigyan ng 80,000. So ito po yung automatic, no, 80,000 pesos. So automatic po ito na lahat mayroong 80,000. Ito yung minimum. Now, pag nakuha na yung 80,000 times kung ilan yung barangay, no? Yung natitirang bahagi ay hahatiin sa mga barangay ayon sa 60% sa population, then yung natitirang balanse 40% equal. Sa Bakatwid, mas malaki ang nabibigay na IRA kapag mas malaki ang populasyon ng isang barangay. So halimbawa po, 100 million ang IRA share ng munisipyo. Kukunin natin yung 20% dito, 20 million. Yun ang ibibigay sa mga barangay. So kung 27 barangays, automatic lahat bibigyan ng 80,000. Equal yan, pare-parehong halaga, 80,000. So ang total niyan ay 2,160,000. So i-minus natin ngayon yan, yung 2,160,000 mula doon sa 20 million na share ng barangay. Ang matitira ay 17,840,000. Now, yung 17,840,000, kukunin natin yung 60% niyan. Kasi yung 60% na yun, hahatiin sa mga barangay ayon sa kanilang populasyon. Mas malaki ang barangay, mas malaki ang makukuha niyang share. So yung populasyon ng barangay, over yung 10,704,000. Oh, so ang matitira ngayon, no? So yung 17,840,000 minus 10,704,000, ang matitira 7,136,000. So yung 40% na balancing ito ay hahatiin equally sa lahat ng barangay. So yan po, ganyan po ang pag-compute. Tandaan! Kailangan po kasi nating malaman paano kinocompute ang inyong IRA para alam nyo ang accountability. Hindi yung kung ano na lang ibigay sa inyo ay tatanggapin na hindi mo lang ninyo nalalaman kung paano ba ito kinocompute. Alam po ba ninyo na dahil sa Mandanas ruling noong 2018, yung kasong isinampa ni Governor Mandanas ng Batangas, no, laban sa Executive Secretary, dahil nais niyang lakihan ang pondo ng mga LGU dahil mali daw po yung ginagawang computation ng gobyerno natin na kinukuha lamang ang share ng LGU, yung IRA, mula sa internal revenue. Dapat daw po isama pati yung tariff, yung excise tax, yung customs duties na nakokolekta ng pamahalaan dahil nasa ating saligang batas sa Constitution na ang dapat ibigay sa mga LGU ay ang just share from national taxes. Hindi lang internal taxes, no? Hindi lang internal revenue. Kasi dapat isama yung customs, duties, tariff, and excise tax, no? Pati VAT. Yung mga kita ng gobyerno sa mga buwis na ito. So itatawag na po ngayon dyan, hindi na po IRA, NTA, National Tax Allotment. O diba? May saysay ang pagsasalita para sa ikabubuti ng karamihan. Pari bang gawing collateral ang IRA sa utang ng barangay? Hindi po.
Sabi po ng Section 286 ng Local Government Unit, hindi ho po pwedeng gawing collateral. Hindi rin maaaring i-advance ng munisipyo o kunin na agad ng barangay yung kanyang ERA share. Makukuha mo lang ang ERA share ng barangay kapag dumating na yung ERA share ng munisipyo dahil kayo ay bungabahagi lamang dito. So isa pang malaking pinanggagalingan ng pondo ng mga barangay ay ang real property tax. No? Paano po ba tinutuos o kinocompute ito? Ang RPT ay buwis sa lupa, no? Na ang ginagamit na basihan ay 1% of the assessed value. So kung ano ang assessed value, 1% dyan ang real property tax. So 25% ng lahat ng nakokolektang real property tax sa isang bayan ay napupunta sa kanyang mga barangay. Kapag ka naman lungsod or city, 50% ang nakukuha ng barangay. O pwede bang gawing pambayad utang ang RPT share ng barangay? So hindi po, hindi maaaring i-hold ng municipal treasurer ang release ng RPT share ng barangay bilang pangbayad sa anumang utang na mayroon ang barangay sa munisipyo. Ito ay mahigpit na pinagbabawal ng Section 271 ng Local Government Code. Iba pang pwedeng ipataw para pagkakitaan ng barangay. Pwede kayo magpataw ng service fees, barangay clearance. Yung mga nag-aalaga ng panabong na manok, pwedeng singilin yan, kada ulo ng manok. Yung mga pasyalan sa inyo, amusement tax, no? Billiards, video kay computer centers. Yung mga billboards at signboards, lalo na po ngayong kampanyahan. Yung po mga naglalagay ng malalaking tarpaulin, po pwede ho singilin yan ng barangay. Meron din kayong bahagi sa lahat ng natural resource, tubig, no, langis, marble, minerals na kinukuha sa inyong barangay. Kahit mga pribado ang kumukuha, no, meron kayo dapat 35% share sa mga buwis na ipinapataw ng national government o ng provincial government. Hep! Hindi pa tapos. O, diba? Ang daming maaaring maging source of income and funds. Kung alam natin ito, malalaman din natin ano ba ang mga proyekto at benepisyo na karapat dapat nating natatanggap. O maaari bang magpataw ng buwis sa mga tindahan o negosyo sa barangay? The answer is yes. Kinakailangan meron kayong tax ordinance, no? Tax ordinance. Ang pwede lang patawan nito ay yung mga gross sales na hindi hihigit sa 30,000 kada taon. So kailangan may tax ordinance at ang ipapataw dapat ay not more than 1% ng naturang gross sales. Iba pang pwedeng ipataw para pagkakitaan ng barangay. Pwede kayo magpataw ng service fees, barangay clearance. Yung mga nag-aalaga ng panabong na manok, pwedeng singilin yan, kada ulo ng manok. Yung mga pasyalan sa inyo, amusement tax, no? Billiards, video kay computer centers. Yung mga billboards at signboards, lalo na po ngayong kampanyahan, yung po mga naglalagay ng malalaking tarpaulin, po pwede ho singilin yan ng barangay. Meron din kayong bahagi sa lahat ng natural resource, tubig, no, langis, marble, minerals na kinukuha sa inyong barangay. Kahit mga pribado ang kumukuha, no, meron kayo dapat 35% share sa mga buwis na ipinapataw ng national government o ng provincial government. Pwede rin po kayo magbigay ng sedula sa pakikipag-ugnayan sa treasurer's office. No? Kayo ay pwedeng i-deputize ng treasurer para yung mga gustong kumuha ng sedula or community tax certificate ay doon na lang sa barangay kukuha. At meron kayong sharing. Hati kayo ng treasurer ng munisipyo para sa mga makukolektang buwis mula sa sedula. Yan. Under Article 250 ng Implementing Rules ng Local Government Code. O pwede rin po kayong maningil ng parking fee or service fee sa lahat ng mga nakapark sa gilid ng kalsada sa inyong barangay. No? Pero kailangan meron din kayong ordinansa. No? Tax ordinance, doon dapat nakalagay. Kasi ho, yung mga kalsada, hindi ho dapat nila ginagawang parking yan dahil pampubliko po yan. At kung talagang hindi maiiwasan, wala silang parking at sa kalsada sila nagpa-parking, eh pwede yung singilin yan ng barangay bilang bahagi ng kanilang pagpapatrolya, no, sa naturang mga kalsada. Kapag merong pong nagbebenta ng mga panabong na manok o nag-aalaga nito para ipangsabong, no, o pwede hong singilin kada ulo ng manok, no? Depende ho sa inyong ilalagay sa inyong tax ordinance. So ito ho yung mga po pwedeng pagkakitaan pa ng barangay. Ito ho yung mga nagkakabit ng tarpaulin, mga nangangampanya, no,
O pwede nyo hong singilin. Magkano hong pwede singilin sa mga tarpaulin at mga outdoor ads or mga billboard? Next please. Ayan. Sa ilalim po ng implementing rules ng local government code, kapag po single face lang yung tarpaulin or billboard, ah, 10 pesos per square meter. So mas malaki ang kikitain nyo. Ah, yung pong mga ads naman na nakalagay sa sasakyan, yung mga rumoronda, yung mga nagtotrompa, nag-a-announce, o 40 pesos per day ang single dyan. Yung mga electric neon lights, 10 pesos per square meter. At kung merong mga pelikula, may sinihan sa inyo, 100 per slide ng commercial, 100 pesos per slide, dapat ibayad sa barangay. Ito po, nasa implementing rules na, hindi na ho kailangan ng ordinansa. Kung may mga sinihan sa inyo o mga concert halls, pwede rin singilin ng inspection fee, no? Basta ito'y nakapaloob sa inyong tax ordinance. Maaari ba maningil ng filing fee sa mga nagpapablatter? Eh, pwede naman po. Hanggang magkano ang pwedeng singilin? Ayon sa Section 4 ng DOJ rules, hindi bababa sa 5 piso at hindi dapat tumaas sa 20 pesos kada kaso. Oh, ngayon alam mo na, sa lahat ng sulok ng ating komunidad ay kabahagi ka, may ambag ka. Kaya laging alamin, matuto at makilahok. Hanggang sa susunod na Rex Replay, mga kabarangay!